ating karton. Yes. Pinas cargo. Ma-prepare kayo na sa clean rice. Samahan natin mag-uga. Ang nakauswag. Diyan. Mag-uga tayo. Maglagay tayo ng tape. Kasi, mapalangga, magpakargo ako. Oo, para ganyan talaga din. Ganyan talaga yung guys, nasa OW ka. Ganyan yung way namin na mapalam-salam. Yung pagmamahal namin. Kahit malayo kami sa ang pamilya, yes, kahit na kinapapos, hindi naman masyadong may tuhon. Ganyan talaga yun guys, yung trademark at buhay ng OFW. Oo, kaya, oo ba, mga karangga, basta OFW daw. Ganyan yung trademark ng isang OFW, kaya ang balikbayan box. Yung pinto ng balikbayan box. Oo, kasi pag malayo guys, gusto mo yung ipadama yung pagmamahal mo through sa mga nabibili mo, sa naibibigay mo sa pamilya mo. Kasi, yun lang din yung way na kahit malayo, mapadama mo at makaarap mo yung pagmamahal sa mga mahal mo sa buhay. Kaya, bawat bagay na makikita mo dito sa ibang bansa ay maalala mo talaga yung mga anak mo, pamilya mo. Kahit na wala ka na sa sarili mo, kahit na sa'yo eh, wala na. Basta may, mabigyan mo lang yun. Yung mga mahal na buhay sa Pilipinas. Yun yung buton niya guys. Ay yung bukong niya, yung kuwika niya is dito. Unahin natin muna ng gawa at saka packing yung sa ano niya. Nang hindi pa siya, wala pa siyang laman, empty pa siya. Yun yung pagbalik natin sa kanya. Kasi pag ano na to siya guys, may laman na siya. May laman siya at ibalutin natin. Yun, mahirapan tayo kasi mabigat na siya. So, noon kasi ganyan ako. Pag ganyan ako kasi mamadali ako minsan. So, yun. Nilalagyan ko siya pero hindi totally tapos. Yung ano, yung sa baba niya, yung sa butong niya. Tapos kung may laman na to siya, tapos hindi pa siya tapos dito na totally na pahingal. Yung dito sa kuwika niya, mahirapan naman mag-move kasi mabigat na siya. Kaya, unahin dito yung kuwika niya, unahin natin. Yan yung kanya na talaga tapos na siya. Yung sigurado talaga na siya. Para hindi na tayo mabalik-balik. Ulit-ulit pa na, i-close pa natin. Packaging tape. Kaya, dapat pag naglagay tayo dito sa baba niya, sa butong part niya, isiguradong finish na siya, tapos na talaga siya. Yung final na pag sira na sigurado na tapos siya. Kasi hindi pa siya tapos. Tapos, lagyan na siya ng laman. Iyang tendency niya, mabigat na siya kapuno na siya. Mahirap na siya i-move, i-torn o i-higain. Kaya, yung ditong sa part niya sa buto, final na ito. Yun. Balutin natin siya. Nung balutin ng maraming scotch tape. Dapat makapal yung ating scotch tape. Kasi isa din yung sana dumadagdag ng tibay sa karton natin. Kasi pag karton lang is madali siyang mabasa kasi sea cargo to siya. Ipadala ko to siya ng sea cargo. Kaya dapat matibay makapal ang scotch tape natin. Para kahit na matagal dun siya sa pag-deliver, 2 months, almost 2 months kasi yun siya darating sa cargo sa Pilipinas. Kaya, dapat, yung packaging tape na makapal talaga. Pero, yun lang, magasto siya ng, ano, magasto siya ng packing tape. Kasi dapat meron ka nitong 10 o 15 na scotch tape para pangkalot. Kasi itong scotch tape is nagpapatibay din yun siya, lagdag ng tibay. Nagpapakapal sa karton. Tapos kung limbawa man ay mabasa man siya, may medyo may kunting protektal yung karton. So kaya ganyan, yung dapat prepare tayo ng balik-balik box natin. Kado, unahin natin yung sa baba niya, yung sa butong part niya talaga. Tapos dapat ipinalize talaga yung sa butong
part niya. Na hindi mo siya dapat i-balikan pa pag natapos. Hindi mo siya dapat balikan pa kasi sabi, pag may laman ito siya, maano na, mabigat na. Mahirapan pa ng mo o pahigain ganyan. Kaya ganyan yung technique nyo guys. Unahin yung bottom parts. Tapos talaga yung sigurado ng panel na. Kapalan yung packing tape. Kasi yung packing tape is maganda din yun siya protection. Para medyo magtibay yung cardo natin. So ganyan yung technique niya. Kasi noon lang nagpapadala ako. Mahirapan ako kasi pag nag- prepare ako na dito. Nagawa ko ng carton ko tapos nalagay yung mga packing ng mga gamit sa loob. Ginagawa ko dito yung bottom niya pero hindi totally finish. Yung sinisirado ko lang siya, kinaklose ko lang siya tapos yun. Hindi tapos talaga. Kaya pag tapos na tapos balikan ko yung ulit siya kasi anuhin ko na ah, i-close ko siya ng mabuti. Pero ano na, mahirap na siya kasi ano na, mabigat na yung carton. May laman na kasi pinuo na. Kaya samantalang empty pa siya, unahin yung button niya, tapos ituloy mo na yun final na talaga, na hindi mo na siya balikan. Oo. Sana all binabalikan, no? Diba? Ganyan yung mga ultimate guys, yun lang yung kayaan namin guys, oo. Na mapadamadin, yung makakunik namin yun mula sa amin talaga, na pinaghirapan namin, tapos kami talaga yung bumili. Oo. Kasi parang, pag nasuot nila, o nakain nila, parang feeling mo, eh, andun pa lang sa tabi nila, parang personal mo na binigay sa kanila. Kasi, diba, ikaw yung bumili, hands-on mong ginawa. Kung tuusin lang, kasi pwede naman sabihin, bakit magpa-cargo ka pa kasi doon? Pwede naman yung pinakalan, pwede naman sila mabili, ganyan. Pero iba eh, iba yung pili niya mula sa'yo. Kasi pag may nakita ka, ang bagay ito sa anak ko, ang bagay ito sa ano. Kaya parang, pag ina-ibili mo siya, tapos, pag pinadala mo siya, parang attachment niyo, parang andon, parang yung love mo, is mga padama mo talaga, nagpukunik siya. Tapos parang yung feeling na, ha, galing sa kay mama ko, sa abroad, sa balikbayan. Tapos iba din yung pagkiramdam ng family mo na makatanggap ng packing mo, kahit sabon lang dyan, kahit hindi naman lahat original, kahit hindi naman lahat mamahalin. Pero kahit kunting bagay lang, is parang happy ka, ganyan. Happy sila. So kaya andun yung love, yung connected, yung na-appreciate nila, ganyan. At kami din ang mga OFW para ma-inspire ka din, happy ka din, na magbalot, magbili. Isa pa kasi guys, isa pa is mas mura dito siya. Yung mga, ano, mas mura mo ka. Tapos kung magpapackage ka naman lang kasi, yan, di ba? Minsan may binibigyan yung amo mo. Eh, di ba, ipapackage mo talaga yun. Eh, di, dapat mo na lang siya ng mga pangbibili. So, dapat balutin ito siya isang galutin natin. Dapat makapal ito yung scotch tape natin. Kaya sa isang box is dapat mag-prepare ka ng, siguro is, yung minimum yata is 10 rule ng packaging tape. Ganyan. Kaya dapat yung sa kuwitan is i-finalize na talaga natin. Tapusin na natin, hindi na natin siya pwedeng balikan. Para hindi tayo mahirapan. Kaya ang dami ko sa kanyang mga hubot dyan. Mga naipo na kasi diba, 2 years, two times na yung flight ko na makapal na dito. Maano na siya, okay na ito, makapal na ilang, ano na, ilang layer na. Ilang layer na yung ating scotch tape. Pero tatagal pa natin, isang layer na. Kasi diba, 2 times na yung flight ko, hindi ako nakauwi, nakancel-cancel. Kaya yung mga naipon ko dyan ang nadalindalin ko sana. So, parang ang sakit na sa mata yung mga abogot eh. Yun, padala ko na lang siya. May sako to siya guys, oo. May sako to siya. Purito siya yung sako natin. Malaki din. Yung pang protekta din.
from the healthy body of protected oxygen. Okay. Gagawin natin yung bag natin. So parang sobrang tibay na siya. Okay. Makapal na yung scotch tape natin yun sa kanina. Tapos binalot natin siya ng sako. At scotch tape pa natin ulit itong buntong pa. Thank you.